Sa unang pagkakataon matapos ang halos tatlong taong pananalanta ng pandemya, muling ipinagdiwang ng mga Davaoenyo ang Araw ng Davao. Samot-saring aktibidad ang inihanda ng lokal na pamahalaan na ikinasaya naman ng maraming mga Davaoenyo. Isa sa mga naging highlights ng mga aktibidad sa lungsod ay ang Alveo Ironman 70.3 Davao na dinaluhan ng nasa 1,700 na delegado mula sa 48 bansa sa buong mundo. Maliban dito, dinaluhan din ito ng iba't ibang mga sikat at professionals na mga local at international triathletes. Ipinakilala din sa isang press conference ang mga kalahok sa naturang kompetisyon. Ang ilan namang local government officials ay dumalo sa naturang aktibidad, gaya na lang ni Dapitan City Mayor Seth Frederick Halosjos na todo suporta sa team Tri-SND Barracuda, kung saan kabilang ang naging overall champion ng Ironman sa Puerto Princesa noong Nobyembre 13, 2022 na si Jan de Dios Alcala na isang tubong Dapitan. Ang historical city ng Dapitan ang magiging host city sa susunod na 5150 triathlon na gaganapin sa September 10, 2023. Ang siyudad na tinaguri ang Shrine City of the Philippines. Maliban sa mga makikisig na triathletes ng lungsod, sagana din ito sa turismo gaya ng mga kaakit-akit na mga beach resorts at ang katotohanang bahagi ito ng kasaysayan ng bansa dahil pinatapon sa lungsod na ito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ng mga Kastila. Kaya ito rin ang sentro ng turismo sa buong Zamboanga Peninsula. Marami na ring national and international competitions ang ginanap dito. Ayon kay Kathleen Hamoy na events consultant ng lungsod, ang mga paghahanda at preparasyon ng lokal na pamahalaan ng Davao sa Ironman 70.3 activity ay nagbigay sa kanila ng inspirasyon at idea sa mga paghahanda rin na kanilang gagawin sa nalalapit na competition sa kanilang lugar. Kaya bilang paghahanda sa pandaigdigang pangmalakas ang kompetisyon, inobserbahan ito ng Dapitan LGU. Ng Ironman kung saan lalangoy ang mga kalahok ng 1.9 kilometers, magbibisikleta ng 90 kilometers at tatakbo sa kahabaan ng 21 kilometers. Ang tatanghaling panalo ay makakatanggap ng $30,000 o mahigit sa 1.6 million pesos. Maliban sa traditional individual and relay categories, meron ding 11-person team competition na tinatawag na Tribo Maisugon bilang pagkilala sa 11 tribo ng mga residente sa Davao City. Ang magwawaging team ay makakatanggap ng medalya na gawa ng kilalang Mindanaoan artist na si Kublai Milan at 550,000 pesos na cash. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia, matatag, matapang, matapat.